guys! Welcome back to Becoming Canadian. Ngayon, isa na namang information ang hihahatid ko sa inyo. Doon sa bago sa channel ko, don't forget to hit the subscribe button and the bell notification para lagi kayong ma-notify ng aking mga video. Pwede nyo rin akong i-follow sa aking Facebook page na Becoming Canadian at meron din tayong group kung gusto nyo mag-join. Ang The Working Pinoy in Canada, link in the description of all my videos para doon tayo nakakapag-share ng ating mga issues at concern regarding sa Canada immigration. At doon din kayo makakita ng mga kasagutan sa inyong mga katanungan. So guys, ang i-discuss ko sa inyo ngayon, hindi ko masasabing good news, mas more on the part ng bad news. Dahil ang dami nagtatanong sa akin tungkol sa lumabas na advisory na galing sa Migrant Workers Office or sa Labor Office or galing sa POEA regarding sa direct hire ng mga applicant na manggagaling sa Philippines. Malungkot dahil nalilimitahan na ngayon ang mga workers na nasa Pinas na pwedeng mag-apply sa Canada. At dahil din sa advisory na to, mas lalong nabawasan ang pagkuha ng mga Canadian employers na mga applicants na manggagaling sa Philippines. Mas pinaprefer nilang mag-hire sa mga Pilipino na nasa ibang bansa dahil sa advisory ng Department of Migrant Workers Office. So guys, ito ang advisory na sinasabi ko sa inyo na pinalabas ng Consulate General of the Philippines sa Polo Office sa Vancouver. So, bigyan ko lang kayo ng idea. May dalawang Polo Office dito sa Canada. Ito ay ang Polo Vancouver at Polo Toronto. So, doon sa mga employer ay nasa Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Yukon, and Northwest Territories, ang nakakasakop sa inyo ay Polo Vancouver. So, kung ang nakakasakop sa inyo at sa inyong employer ay ang province of Ontario, Manitoba, Quebec, Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, New Brunswick, and Nova Scotia, and Nunavut, so, ang nakakasakop sa inyo ay ang Polo Toronto. So, ang sabi nga dito, dahil sa dami ng numerous complaint reaching sa office ng DMW, naglabas na naman sila ng advisory effective ito noong February 27, 2023. So, number one, yung direct hire processing, pwede na lang daw sa one-time, one-transaction basis only per employer. Maximum of 5 workers. So, kung yung employer nyo nakapag-hire na noon, hindi na sila pwede uling mag-hire. Hanggang maximum of 5 lang ang allowed silang mag-directly hire sa Philippines. So, second is, Filipino workers being employed on direct hire must be for job belonging to tiers 1, 2, and 3 only. At kailangan ma-meet nila yung hourly wage not lower than the provincial, territorial, area, median wage. So dito sa Canada, may specific na median wage per province. Ito yon. Kailangan ang salary nyo daw ay hindi bababa sa mga salary na yan. So in short, hindi pwede ang low wage sa direct hire. Employers hiring Filipino workers under tier 4 and 5 o low wage, kailangan ma-course through siya through Philippine Recruitment Agency. So, kailangan ang mag-hire ay agency. So, very sad news ito. Kung nasa Philippines kayo, hindi na kayo pwedeng mag-apply direct to employer kung a-applyan nyo ay tier 4 and 5. Sakaling gusto nyo mag-apply, applyan nyo na ay yung direct permanent residence kung eligible kayo. Third on the advisory, sabi, submission of the application to our office for direct hire exemption shall be done directly by the employer. So, hindi na pwede yung mga third party representative. Kailangan sila mismo.
Kaya ang mga employer, ayaw na nilang mag-hire ng mga Filipino na galing sa Pinas dahil sa hassle na procedure na to na kailangan pumunta sila sa embassy natin, sa polo office, mag-appear sila doon, bibigyan sila ng kanilang mga identification at yung mga dokumento pa nila at kung ano pang mga requirements sa kanila. Kaya yung iba, kahit na-apply na yung working visa dahil sa paghihintay ng OEC, kinakancel. So, may visa ka nga, hindi ka naman makapasok sa Canada dahil kinancel na ng employer ang iyong employment. Yan ang nagiging problema ng mga direct hire na na-approve na ang visa pero hindi na makapaghantay ang employer dahil sa tagal ng process ng OEC sa atin. So guys, ito ang advisory na kalalabas lang at na ito ay i-implement nila at maaring hindi kayo makaalis at mahold kayo sa airport. So guys, ito nga yung sinasabi ko na bad news dahil mahaharang din kayo ng POEA lalo na doon sa mga direct hire na hindi dumaan sa agency. Ngayon, ginawa na nilang black and white at maaring yung iba ay nakakalusot pa. Pero ito na nga yung bago na effective February 27, 2023. Pero iba nating mga kababayan, nagagawan pa rin ng paraan, nagtuturist visa sila sa ibang country at doon sila nang gagaling papunta dito sa Canada. Para hindi na sila dumaan sa ganitong proseso. Hindi ko lang ma-assure kung magiging applicable ito sa lahat sa inyo at sa lahat ng country na pupuntahan nyo. Pero ganun talaga, itong advisory na to ay para na rin maprotektahan ang rights nyo as foreign workers, applicants. Kasi nga, dahil sa dami ng complaint na nakukuha nila na yung mga immigration consultant nag-charge ng mataas na bayad para lang mag-process ng mga application dito sa Canada at yung maraming recruiters at yung mga na-scam, ganito ang pinalabas nilang advisory. So, it's another form of protection for workers, but of course, hassle din talaga sa procedure. At yun nga, yung mga Canadian employers, they'll just prefer to hire Filipino workers who are outside the Philippines. I hope may natutunan naman kayo dito sa video na to. At salamat sa panonood. Till next video, thanks for watching, and I will see you on my next vlog. Take care and God bless to all of you.